God say to all po, kapamilya, welcome po ulit sa ating daily devotion and congratulations! Alam niyo po kung bakit? Dahil ngayong araw na po na to, magsistart po tayo sa second purpose natin. Ano ba talaga ang purpose natin sa buhay? So siguro po, klarong-klaro na po sa inyo yung first purpose natin, that we are planned for God's pleasure. At na-explain ka po natin na yun po ay to please God is to worship Him in spirit and in truth. Ano pa yung sabi doon? Siyempre, yung mapapasmayan mo ba ang Panginoon sa mga ginagawa natin? Dahil remember, God is watching over you all the days of our lives, every moment, mga kapamilya. So ano pa? Siyempre, walang kwenta ang worship pag walang puso. Ayan. At sabi pa niya nga po, ang isa pang nakakatuwa na nararamdaman ng Panginoon pag gusto natin siyang hindi lang siya yung tatay natin o tinitingnan lang creator, but gusto niya rin na tayo yung best friend natin siya. Ayan. And syempre, how to develop your friendship, ganito sa ginagawa po natin, kinikilala po natin talaga ang Panginoon, dahil siguro kahit mamatay tayo, hindi pa po natin totoong makikilala ang Panginoon, dahil hindi po siya madedescribe ng kahit sino. Kulang po yung buhay natin dito para makilala natin siya ng lubos-lubusan. Kaya continue, mga pamilya, to know who God is. Ano pa? Anong klase ang worship na nagpipis sa Panginoon? Yan. Sabi niya, living sacrifice. Kaya po, wag na po nating sabihin na, I am with you in spirit. Kasi, habang nandito po tayo, we will really worship the Lord with our body. Kaya nga sabi niya, offer your body as a holy sacrifice. And last, syempre, malalaman talaga na napiplease si God sa buhay natin once that we face challenges. Na kahit minsan feeling natin na, oh Lord, nasaan ka na? You never stop hoping ngayon at magpakailanman, because you trust God and know God and believe in Him. So today, ayan po, introduction pa lang bago po tayo mag-start. Pray lang po tayo, mga pamilya. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this day na malalaman na naman po namin at ikaklaro nyo na naman po sa amin yung second purpose namin. Yung purpose ng aming buhay, Panginoon. Patnubayan nyo po na kayo po magsalita sa aming lahat ng klarong-klaro. Thank you for your love. Thank you, Lord, for always being there. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So today, mga pamilya, magsa-start na naman po ang first lesson natin, day 15, you were formed for God's family. Yun po yung pangalawang purpose natin. Yung una, para pasayin ng Panginoon. Pangalawa, hindi po nag-e-end lang doon, dahil ang gusto po ng Panginoon, maging part tayo ng kanyang pamilya. Okay? So, mag-start po tayo. Sabi niya, you are formed for God's family. Kaya po, sa ating nga, no man is an island, sabi nga nila, there is no alone Christian. Kaya po, pagka po Kristiyano ka, you belong to a family. Kaya, tignan po natin kung anong sinasabi ng thought na to sa Bible. Sabi niya sa Hebrews chapter 2, verse 10a, sabi niya, God is the one who made all things. So, creators natin siya. And all things are for His glory. Alam po natin yun. He wanted to have many children. He wanted to have many children. Kaya mo hindi nakakapagtaka na parami tayo ng parami, at sabi niya, go and multiply. He wanted to have many children share His glory. So, create tayo ni Lord para i-share niya. I-share niya yung pagmamahal niya, yung meron siya, lahat ng meron siya. Biruin niyo yun. Merong, kung iisipin, alam ni Lord na kung ang sakit ng ulo ng mga taong to, sakit sa ulo itong mga taong to, pero ganun po magmahal ang Panginoon.
Pangalawang verse, sabi niya pa ako dito, see how very much our Heavenly Father loves us. For He allows us to be called His children. And we really are. So nasa 1 John chapter 1, chapter 3 verse 1 po yan. Bago po ang lahat, proud na proud po ba kayo sa pamilya niyo? Yung pagsabi pamilya ng mga Riliera, o pamilya ng Policarpio family yan. Ano, hindi ka maiyan na Policarpio family, May La Tubera from Riliera family. Alam niyo mga ganyan, o kung ano man yung salinlahi ninyo. Alam niyo po ba na ang Panginoon gusto niyang sabihin din natin yun? Yung proud na proud ka dahil you are part of His family. So sabi niya, God wants a family and created you to be part of it. So isa pong purpose natin yun. Kaya ka nabuhay sa mundo para maging parte ka ng pamilya ng Panginoon. Yan daw po ang second purpose ng ating buhay. Plano niya na po yan. Mula umpisa pa. Sabi niya, His unchanging plan has always been to adapt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. So, merong way pa, mga kapamilya, through Jesus Christ. Hindi niya sinabi through good works, hindi sinabi through prayer, o through ganito, through Mama Mary, hindi eh. Through Jesus Christ ang sinabi po dito. And this gave Him great pleasure. So, plinano na po ng Panginoon yun na, ito, yung pinanganak tayo, i-adapt ko tong batang to. Maging part siya ng pamilya ko. Yan na yung vini-visualize ni Lord. Talagang ang layo na ng isip niya na talagang mapakita ang pagmamahal niya sa atin. So, ayan. Sabi pa po niya dito, ano ngayon, pagkahalimbawang yun yung gusto ng Panginoon. When we place our faith in Jesus Christ, God becomes our Father and we become His children. So, nandoon po, sabi niya, ang only way to the Father is through our faith in Jesus Christ. Faith. Kaya nga po, our faith is very important. Kaya po yung faith natin, dapat ang pinakapundasyon po niyan ay si Jesucristo. Other believers become our brothers and sisters and the church becomes a spiritual family. Hindi po nagbaluktot yung sabi ni Jesus kay sabi niya nga, they are my brothers and my sisters. Sabi niya, those who believe in Christ, yun ang kanyang mga kapamilya. Ayan, tanong, naniniwala po ba kayo kay Jesus Christ? Ayan, sabi niya, God has given us the privilege of being born again. So, yun po yun, paano tayo maging part ng family ni Lord? Being born again. Kung nabaptize po tayo physically, sabi niya, second birth po natin is our new life, believing and having our faith in Jesus Christ as our Lord and Savior. Yun po yung pagiging born again. Hindi po yung born again ako na religion or anything, but being born again through Jesus Christ. Mamaya po malalaman po natin na kasi meron pong tayong napakalaking benefit being part of God's family. Siyempre po, kung yung mga prestigious family, pagka kilalang-kilala, Ayala family, mga ganyan, hanggang dito lang sa lupa, o di kaya yung family ng, sino may-ari ng SF, o ganun din po yon, parang yung pinagmamalaki nila dahil, uy, swerte, blessing yan, ang laki ng makikilalang-kilalang mga pamilya na yan, ma-influensya yung mga pamilya na yan. Paano pa? Pag ang kapamilya mo, ang tatay natin ay si God who created the heavens and the earth, source of everything. Aba, napaka-bless po natin. Yan.
So, napakalaga po yung faith natin through Jesus Christ. Dahil yun po yung prerequisite. Yun po yung talagang sinasabi ng Panginoon na only way through Him. Okay? Our faith in Jesus Christ. So, tandaan po natin yan, ha? Sabi niya, yun po lang yung only prerequisite na sinasabi. You are all children of God through faith in Jesus Christ. So, makikita po natin yun. Napaka-bless nga po natin dahil hindi tayo ni-require ng kahit anong gawin para maging parte ng pamilya. Yung iba, yung mag-aano ka pa ng maraming prerequisite para ma-adapt. Pero si Lord, believe in and have faith in Jesus Christ. Yun lang po yung unang-unang gagawin natin. So, as children of God, meron po tayong mga benefit. Ito po. Sabi niya, since you are his child, everything he has belongs to you. Nasusulat po yan sa, ang hina po ng mata ko talaga. Okay, so nasusulat po yan sa Bible na once you are his child, everything that he has belongs to you. So blessing, no? Eh pero sabi nga niyan, I want you to realize na yung riches and glory, kung ano ang meron ang Panginoon, hindi yung mapapantayan ng mundo. Hindi mapapantayan ng mundo. May nabasa nga po kung isang booklet na maliit about heaven, na pagdating daw po natin sa heaven, hindi po magsastop yung pag-aano natin, yung lalo tayong mabubuksan ng pag-iisip, HD na po doon, high definition, tapos yung kung ikaw naging marunong ka dito sa lupa, doon daw meron responsibility tayo na may new heaven and new earth, at mas marami po tayong ipapagawa ang Panginoon at pagkakatiwalaan niya tayo. Kaya po ito daw pong buhay pa lang natin, sabi nga, di ba? Is a test and trust to God. Kaya po huwag niyo sayangin. Learn as much as you can. Do everything out, doing it for the Lord and not for men. Okay? So yan, maging fruitful po tayo. So sabi niya, ano bang mga natin? Exactly, does the inheritance include? O pagtawag po tayo anak ng Diyos. Una, syempre, we will get to be with God forever. Syempre, yung kasama natin siya. Alam niyo po, ang pangit yung notion na, ay, maniniwala ako kasi gusto ko pumunta sa heaven. Mali po, no? Dapat baliktad. Gusto ko pumunta sa heaven kasi gusto ko makasama si Lord. Ganon. Second, we will be completely changed to be Christ-like. Sabi nga po, magiging, pag nandun na tayo, papalitan na glorious, mga glorified body na. And third, sabi niya, we will be freed from pain. O, wala nang sakit, wala nang pain, wala nang iiyak doon. Panay, happy na lang tayong lahat. Suffering, wala na din po. Dito lang yung sa lupa. Okay? Number four, benefit. Sabi niya, we will be rewarded. O, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Kung naging maayos tayo dito, pag doon may i-reward tayo sa Panginoon and reassigned positions of service. Aba, hindi po tinitingnan ni Lord doon kung anong tinapos mo, kung anong laude-laude ka. Pero po doon, it's your faithfulness to God. Kaya be faithful, mga pamilya. And fifth, sabi niya, we will get to share in Christ's glory. Kumbaga, sabi nga po niya, 'di ba, yung mga nag-endure until the last time, yung mga naging faithful, we are called to be faithful, sabi ni Lord, endure nyo lang yung suffering, part yun ng buhay natin dito. Pati nga si Jesus Christ, marubdob yung mga pinagdaanan niya, pero as part of the family, we have something that God puts in us na yun ang gustong tanggalin ni Satan. At dapat, kung ano man po yun na iniligay ng Panginoon sa atin, na part of Him should shine.
Okay? Opo. So, ayan. So, tandaan po natin na meron tayong inheritance. Pero, may question nga po eh. Being part of the family, parang sa family natin, pagka na-welcome yung bata, uy, ewan po sa iba, ay, sa amin kasi walang mga shower-shower, baby shower, mga ganyan, wala. Simple lang, pag nanganak na, hello, welcome to the family, ganyan, di ba? Alam niyo daw po, ang isa sa proof na you are not ashamed of your family is your baptism. Sabi po ng iba, ang baptism is hindi naman nire-require sa lahat. Pero, para po sa akin, syempre, sabi nga natin, gagayahin natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ nga po, ay anak ng Diyos, pero nagpa-baptize pa siya. Anak na siya ng Diyos, ha? Pero, pinakita niya na yung baptism ay napakahalaga. Bakit? Kaya hindi niya ikinakaihiya ang Panginoon sa kanyang buhay. Sabi nga po dito ni Sir Rick Warren, baptism is not an optional ritual. Sabi po niya, na dapat na i-delay, sabi niya, or to be postponed. Sabi niya, it signifies your inclusion in God's family. Yun yung publicly that you announce to the world that I am not ashamed to be part of God's family. Kaya po, baka isa rin po itong mensahe ng Panginoon sa atin na kinakayang bawa na. Proud ka ba sa akin? Proud ka ba sa family natin? Yan po ang tanong. Kasi once you believe in God, in Jesus Christ, andun na yung faith mo kay Jesus. Inihintay na siguro ni Lord din ano na. O ready ka na ba? Paglandakan sa buong mundo? Yan. Para sila Jesus, yung sa Pentecost na 3,000 were baptized at all at the same time. Kahit yung Ethiopian na kinausap din ng isang apostle, di ba? Kahit maliit na tubig, may tubig, baptize mo na ako. Yan, wisik-wisik man o lubog. Pero kasi po, dito daw po sa baptism natin, hindi nyo po napapansin, doon po nire-renounce natin ang kahit na anong hawak ni Satanas sa ating buhay at dinideclare natin na si God ang aking Ama, si Jesus Christ ang aking Savior and Lord. Tapos, doon sinisimbolize pagka ilulubog ka na sa tubig, that you died for the sin, at yung inilahahon ka uli, that you are God's new creation. The old was gone, the new has come. You are a new creation. Yung po yung ibig sabihin, bakit nilulubog, bakit, tapos pag maraming yung inilulubog, tapos itatayo uli. Yun po yung ibig sabihin yun. Tandang-tanda ako pa po nung binaptize ako noon, iyak ako ng iyak. Talagang dineclare ko na I renounce Satan in my life. Nung mga gawain niya sa laman ko, sa pagkatao ko. Tapos nung nilubog ako, feel ko yung talagang nilinis ako ng Panginoon at pag-ahon ko ng ganyan na siguro si Lord yung unang-una. Hi anak, welcome to the family. Welcome to the family. Thank you for not being ashamed of me. Kaya po pag may baptism tayo ha, huwag na po tayong mahiya o ay mababasa ako or anything. But it is an honor not to be ashamed and to declare who you are sa lahat ng tao. Yan. Ayan, ang daldal ko po. So, ayan po. Tapos meron po akong nabasa dito na sinulat din ni Sir Rick Warren na talagang reminder talaga. Sabi niya, baptism shows that you are part of God's family. Parang daw pong wedding ring yan. It is a visible reminder of an inward commitment. So, yung baptism po natin, hindi yung baptism lang. Kailangan talagang nasa puso yan dahil meron po tayong commitment. Parang kasal. Committed ka
Kaya po, natanda nyo po yun, yung time na pagkatapos yung mababtize, you're on fire for the Lord. Committed ka ng buong puso to declare and to do and to serve God with all your heart. Yung hindi ka na mapipigilan na talagang yun doon yung Holy Spirit na nakita mo na kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Tapos ito pa pong isa. So una, a reminder of an inward commitment. Hindi po yung baptism lang na kunwari. There is a commitment. You are not ashamed. Committed ka. Kasi kahiyaya naman pagkatapos mo magpabaptize tapos babalik ka sa dati mong gawain. Eh hindi po talagang bumaba ang Espiritu Santo sa atin. Ano pa? It is an act of initiation, not something you put off until you are spiritually mature. So, ibig sabihin, yung iba sa amin magpapabaptize ako pagka mature na ako. Hindi po. Hindi po ganun yun. Sabi niya po, yun po yung na-initiate ka na gawin ko yun na magpapabaptize ako kahit na hindi pa ako ganun ka-mature. Dahil gusto ko nang maging part. Diba yung grow together as a family? Kasi pag mature, yung iba gusto nila yung, basta pag may nagagawa na ako. Hindi po yun. Kahit na hindi pa po tayo spiritually mature, napakaganda po na yung first step na yun is to be baptized. Kaya nga po sabi niya, the only biblical condition to be baptized is that you believe in Christ. Tapos, si Lord na, kasi hindi natin kaya pag walang spirit ni Lord, no? Kaya yung sasabihin yung magmamature ka na, huwag mo na akong magpapabaptize o hindi mo na ako ano. Hanggat, sabi niya nga ako minsan, hanggat hindi mo dinideclare kung sino ka at kung anong tinatayuan mo, hindi ka makakatayo. Kaya nga po napakalaga na tayuan mo ang pinaniniwalaan mo. And that is to be baptized in the name of Jesus Christ. And the rest is history. Tapos ito pa po. Sabi niya, there are no delayed baptism in the New Testament. If you haven't been baptized as an expression of your faith in Christ, do so as soon as possible. Kaya po, pagka po may calling si pastor na may baptism, don't hesitate kapamilya. Go, go, go po tayo. Napasiguro isa yan din sa magiging masaya ang Panginoon kasi hindi mo siya kinakahiya. Di ba? As Jesus commanded. Kaya nga, pati nga si Jesus Christ, yun ang ginawa niya. Di po ba? And, sabi niya pa po dito, you are part of God's family and because Jesus makes you holy, God is proud of you. Tingnan niyo po, maaaring hindi niyo naririnig sa kapamilya mo, o sa teacher mo, o sa professor mo, o kahit sino pa. Pero huwag kang mag-alala. God is proud of you, kapamilya. Sabi niya, being included in God's family is the highest honor and the greatest privilege that you will ever receive. Tanda-tanda ko nga po eh. May mga diploma akong, hindi ako nakagraduate ng medtech, pero may mga, yung sa kulina, sa pagluluto, sa DOT, sa mga semi-seminar, ang dami-dami certificate. Pero alam niyo po ba na yung baptism ko, yun po yung talagang chini-cherish ko na diploma. Nagtitingin ako kay Lord at naging part ako ng family niya. Ha? Ito nga po yung gift sa akin. Sa Baguio Chinese Bab po ako na-baptize. And ito po yung unang gift sa akin, yung required na purpose-driven life. Si Lalao Sher, hindi nyo naman po kilala, no? Kaya okay lang. Yun po ay nung September 3, 2006. Yan po yung talagang ramdam na ramdam ko that I'm thankful na God chose me to reveal Himself. At alam nyo po ba na pagka ikaw ay part ng family,
Hindi po aksidente yun. Kaya wag kang, pag tinawag ka, nakakilala ka, maging proud ka, maging thankful ka. Dahil sabi niya, you did not choose me, but I chose you. Kasi kung hindi daw po tayo pinili ng Panginoon at ipupunta niya tayo, oh, ikaw nang bahala dyan, sasabihin niya kay Jesus Christ. Eh si Jesus Christ, talagang hindi niya tayo tatantanan. Kaya nga po yung sabi, you are in the palm of His hand, the Father and the palm of Jesus Christ, sama-sama, together. Kaya nga po, maging proud tayo na pinili tayo ng Panginoon and that we are part of His family. It is the highest honor. Yan. Di mo ba nakakaiyak? Kasi, ano, sino nga ba ako para piliin ng Panginoon? Sino nga ba tayo para makakilala sa Panginoon? Grasya pa rin po niya yun. Kaya po nakakaawa at ipanalangin pa rin natin yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Dahil, time is short. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. So, ayan. Ang ating start lang po yan ng first day. So, mag-continue po tayo. Meron pa pong 6 lessons na mag-explain that you are the purpose. Ang purpose natin is to be part of God's family. So, sana po na-encourage po kayo, naging klaro po sa inyo na kung sino kayo at pinili kayo ng Diyos. At huwag po kayong mahiya. Po kayo mahihiya. Do not be ashamed. At huwag niyo pong isipin na, oh, hindi pa ako mature. Hindi na po. Ang only prerequisite is that if you believe. And ang reward, hindi po natin mabibilang. Everything that God has is yours. So, ayan mga pamilya. So, isipin nga po natin ngayon. Question. How can I start treating other believers like members of my own family? Oh, kaya nga po sabi niya, mas ibang-iba yung kapatiran. Ramdam ko po rin yan. Okay? So, tandaan po natin that you were formed for God's family, kapamilya. So, see you again next week na po, Monday, para po mas maging klaro pa po sa inyo yung second purpose natin. Okay, pray na po tayo. Lord, maraming salamat po. Because of your grace, napinili niyo po kami. Tinawag niyo po kami, Lord, to be part of your family kahit na hindi po kami worthy. Hindi po kami karapat dapat. And Lord, tulungan niyo po kami na maalala namin parati ito. And we pray, Lord, na we will not be ashamed of you. Sabi nyo nga po, pag kinakahiya namin kayo, pagdating namin Diyos langit, kakahiya nyo rin kami. We pray, dear God, na sino man po yung mga nakakarinig ngayon, masyasharan ng word na ito, Lord God, will have the heart, Lord, and the desire to be baptized, Father God, at to follow the Jesus Christ example. Maraming salamat po, Lord. And we thank you, Lord, sa pagpili sa amin. And we pray, Lord, that until the end, we will be part of your family. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po! Thank you.
Thank you.